Babanunatan natin ang 100% Angus beef. Buti may G. Buti hindi Anus beef. G-con. Sigurado, umanto tong Anus beef. Kain na tayo. Ayun. Ang sarap na yun. Itaday ko ba? Wish me luck. Mainap. Ketchup. Ayun. Hindi pwedeng wala akong ketchup, mga ka-wet lips. Ano yung tinatawag niya? Ka-wet lips. O mga ka-dry lips. Ka-wet lips, mga ka-dry lips. Marami ka na rin bashers, bakla. Sa isang video, mga isa, dalawa, gano'n naman. Hindi pa dumarami. Sana dumami kayo para... Ano yung ano? Sa Apple kasi kanina, nagkikintuhan kami. May mga ilan siya nabanggit ang mga... Alam namin sa kasi, ano? Kaya nakaka-hurt yung ano ba yung iba. Lalo pa si Kumadi, nagkisimula pa lang. Huwag kayo masyadong harsh. pero mga ka-dry lips. Hanggang doon na lang yung kaya ng utak ko sa English. Tsaka limang lingwahe na okay na yun. Importante nagkakaintindihan tayong mga Pinoy. Ba't may question ba sa pag-English mo? Mas mahirap yung mag-feeling ka na magaling. Ba't kayo kasi ibang tao? Hindi lang nakaka-English naman ng super fluent at super eseradang mag-ano yun, bongga mag-pronounce eh. Bobita na agad, huwag kayong ganoon. Mahirap mag-pretend na matalino, mas mahirap panindigan yun. Okay na yun na ano, di ba? Okay na maganda lang. Oh. Like... Ang laki. Kahit nasa Tagalog, nahihirapan ako eh. Kailang mabisaya ka? Hindi. Pangasinan tapos may Ilocano pa. Issue? Wala. Ketchup ba? Diba? Ako, ito lang. Kasi nga, alam niyo na yun, mga ka-wet lips. Mga kananay. Ito lang muna yung atin. Ba't nga ba? Saan ko kanyang ganun? Mag-angus beef. Sa pala nakatikim na ng carbs before? Hindi ko lang naalala, pero nakatikim na ako nito. Breakfast, lunch. Pero mamaya baka mag-ayapa ko ng ano. Kasi yung ramen na paborito ko, dito natatagpuan sa Hiratsuka. Actually, meron sa amin, sa aming bayan, sa aming city. Pero feel ko masasarap yung sa brunch dito sa Hiratsuka. Hindi ko alam, siguro minsan ano lang, nakokondition lang yung mind mo na masasarap doon pero sa kasanayan mo na mga ganun-ganun. Diba? Naintindihan niyo ba ako? Gusto ko yung maranasan yung sa Tokyo, Sir Ron. Nani? Yung 6 kilos na ramen. Meron sa Tokyo. Gusto mo mapuntahan. O tayo bago ako malis. Oo, nang sabahin. Siyempre may kasama tayo nung 6 kilos yung sarong. Hindi namin kaya. O di for ang akin to sa'yo. Ganun nun. Pag namasal tayo mga kaibigan, pagbalik ng Japan, sa kanya tayo kay Kembo. Sa housing niya. Libre lang kay Sir Long. Hindi naman ako eh. It's okay, yung bahay lang. Yung ilaw tubig. Hindi nga sa SOSM ko na unahan niya.
bang topic yung sa onsen? Umamayan. Alam ko mag-onsen. I-topic yung kanina yung bawal. Yung chuchu, yung touch. Yung tattoo, gano'n. Ah, oo. Ngayon na. Mga kaibigan, alam niyo ba? Eksakto. Gabihan nila ako. Diba maraming kwento na maraming mga tatoo na pwede ba sa Japan ang mga tattoo, mga ganun-ganun ganyan. Actually, ang ayos sa ating mga nalikom ng mga impormasyon is parang hindi naman masyado para mga ganun-ganun. Pero sa totoo lang, until now pala, is may mga restrictions pa rin sa may mga tattoo base sa personal ng karanasan. Ano mga kwento mo? Ayan. Yan, ano? Kumbaga pwede ka naman magsinungaling kasi hindi ka naman nila kakalkalin. Yun nga lang, masyado akong hades. Inamin ko na may tattoo ako na pangalan ng anak ko, ganyan. Pero sa liit kong to, pagkakamalan ka pang meron kang, ano ba yung organisasyon? Bakit ang talang sa iyo? Meron ka bang... Oo, oh, meron ka bang organisasyon? So, inaano nila, ina-identify nila, o idinidikit nila, sa mga gang, mga grupo, ang basta may tattoo hanggang ngayon. Hanggang tapos, ngayon. Kunwari, may matandang sumita sa akin or nagsumbong sa front doon sa pinagjijimang ko, hindi na ako papapasukin mga kananay or mga ka-wet lips. Pag may nalaman, yung parang ikaw, nakita mo ako. True. Pumunta ka doon, direklamo mo, kung may tattoo yun, ganun, hindi na ako pwede. Sinilamahan ko yun sa kontrata. Kaya sa halip na siyempre, ikaw na, enjoy-enjoy ka. Uh-huh. Hindi ko na-enjoy. Kasi kailangan kong mag-tapis ng ganun para hindi makita yung mga tattoo. Para walang mga matang maghuhusga. Diba? Oh my God! Mahirap. Kaya mostly, yan na naman yung kaya mostly ko eh. Kaya mostly, sa private kami, sa private onsen or sa private sauna, ganun. Kasi ano? Ano pa? Meron naman pala. Pinahirapan ba kita? Pinahirapan pa ako. Ayun. Yun yung tinanong-tanong sa akin lahat. Ganun. Tapos pinapirma ako na hindi ka na pwedeng hindi ka na pwedeng pumunta dito pag once na may nagreklamo sa'yo na mayroon kang tattoo. Wala silang pake kung nagbabayad ka. Ako ay don't want ng tattoo sa aking katawan, pero hindi ako against sa gusto naman yung tattoo because kanya-kanya yun eh, meron ko sa kanila is art, sa kanila is parang memory na kanila mga minamahal sa buhay. Yung iba sa kanila is just want to express themselves. Hindi, kaya nga maraming nagsasabi sa Japan na unfair nga. May mga totoong organisasyon pero wala silang tattoo. Pero yung kaming mga normal na tao na pinasulat lang namin dyan, dasal, na pagkakamalan pa kaming ano, yung may organisasyon. Mm-hmm. Pero yung mga totoong, sabi na natin, pwede magbabang? Huwag na. Mm-hmm. Pwede naman, di ba? Mga yaku. Oo, yung mga, alam nyo na yung mga yak-yak, ganun. Alam nyo na yun, yung tinutuwi, yung mga yak-yak. May mga yak-yak na walang tattoo, malinis, pero nakakapasok ng mga ganun na walang kaarte-arte. Pero sa aming mga normal na tao, na nagpasulat lang naman kami ng pangalan dyan. Ano ba ang tattoo mo? Pangalan lang anak ko, tsaka ano, dasal. Nasaan ang tattoo mo? Sa pet-pet mo? Sana nga, nandun na lang eh. Hindi ka kita sa sarili mong vlog. Okay lang yan. Vlog mo yan dalawa. Nakatingin ng jowa niya. American. Nakita na nila. Laging nagmumukbang din. Wala lang siyang oras pala. Gusto kong mag-live sa YouTube. Di pa ako nakakapag-live. Hindi pa. Eligible ka na siya? Pwede na. In fairness, hindi ko siya gusto. I mean, gutom ako kaya ako yung super nasa. Pero yung taste, yung ano, hindi. Diba? Hindi siya juicy. Dry ang peg niya. Oo, parang hindi fresh yung meat. Parang frozen. Reklamo tayo sa barangay. Hindi ko lang sa OPA. Sa OPA fresh eh. Tapos hindi ano, hindi pa malasahan yung peel. Pag nag-tricky ako,
magla-live ako. 800 na lang mga kananay, ka-wonder. 292, ano ka na? 222. Wow. Kahit pa paano, di ba, sir? Thank you sa inyo. At kahit pa paano, meron ng views. Pa-subscribe kayo sa kanya. Marami kayong mga tututuhan ng luto sa kanya. Magpo-fullback siya sa cooking one of these days. Kasi marami yung mga nanay-nanay, especially mga bago pa lang, mga batang nanay. Cooking, din sa buhay. Na, wonder nanay. Robotology. Pagbalik ko dito, pagpasyal ko dito, magkaka-teamwork kami ng malibit, maraming vlogs because meron sa Globang store. Wala namang naninirahan doon. Ganun siya ka-ano, ganun siya ka-pursigido magtrabaho. Meron siyang bahay na inuupahan. At the same time, may inuupahan siyang maliit na bahay, kwarto para lalaki na kanyang mga paninda. Ganun. Hindi ka na nag-online selling ngayon, ano? Minsan na lang. By order na lang. Dato super ano talaga, super online. Oo. Oh. Pag-discarte mga kaibigan, pinibay ko sa kanya. Hila-hila yung mga eh. Kinahira yung maleta niya, makapag-deliver ng kung ano-ano. Mga bangos po, ano. Relleno. Mabeta yung relleno. O, doon na kayo. Hindi saan may balot ko. Pwede bang hulugan yung relleno? Bago mabayaran niya na naubos na. Sa everyday, sige, pwede sa 1 week. Everyday na lang kayo maghulog sa JP Bank. Ah. Ang ganda ng taxi, oh. Hindi lang. Karamin natin. Kawa. May sasakyan ka na, di ba? Sa Pinas. Bibigin bago. Bakit? Benta ko na isa. Paano makapila ko na mas malaki? Brand new din yung nabili. Yung una, second hand. Ah, okay. So, brand new na lang bibili ko. Kailangan ko muli ng sasakyan para siyempre kasama ko kayong lahat sa pagkembot ko. Hindi naman tayo kakasa sa maliit lang na car. Oh, may driver na. Ikaw mag-drive? Of course not. May driver na. Kaya ko, of course, yes. Hindi ako marunong mag-drive. Pero abangan niyo yan. Bala kong mag-practice mag-drive. Ang problema kasi sa akin, matatakotin. Kung ano nagatang iniisip na baka sumalpok dito, baka sumalpok doon. So baka may tumawid na pusa or something yung ganun. Basta, ano yun? Basta. Last time. Wala akong tiwala. Pag naka... Tuwala. Wala akong tiwala. Pag nakasakay ako sa unahan, naku, napreno yung paa ko. So, I doubt kung kakayanin ko. Pero, syempre, napapag-aralan naman lang. Gusto ko rin magkaano dito, magka-license. Kaso, parang yung nasa isip mo, sir, Rome, ganun din ako. Pag, paano paglilipo na ako? Sabi ko, magkaroon mabunggo. Yan ganun, isip ko mga ganun agad na mga bunggo-bunggo. Pero kamay may makabunggo ako, makukulong ako, mga ganun-ganun agad. Ang layo na agad na inaabot. Barangay na. Wala pang license na nila sa isip. Barangay at korte na agad na naisip. Ayun, hindi niya pala kung bakit ako hindi sumasama sa kanila. Eh, may car, ang kanyang jowa. Because of that reason, racer ang kanyang asawa. Binenta so, na namin yung isang car. Bumili dalawang car ba yun? Hindi, binenta namin kasi tumubo siya ng malaki yung offer dun sa kanyang Silvia. So, bumili siya ulit ng bago. Ginagawa niya ulit na yun. Pataas kasi yung mga old car. Mahilig siya sa ano? Vintage car. At least, sayang kasi yung skills niya. Napapakinabangan niya yun. Malay mo, sir, no? Pagbalik mo dito, di ba? Yun nga lang, hindi na ako dito. Doon na ako sa Zama. Pag inaya ko sa Amerika, sasama ka? Kaya nga tinatayin namin yung buhay namin dito. Pag di daw kaya, eh di doon daw kami. Parang gano'n. Eh, sa ngayon, maganda naman yung kitaan ngayon sa kanya. Oh, ayos pa. Ayun, so. Parang. Okay, so yun. Marami pa kami mga pupuntahan. Baka makakadalawang ano pa kami. Makakadalawang vlog pa ako para mas masayang araw ninyo, ang linggo ninyo. Marami kayo mapapanood. Tapos panoorin nyo rin yung kanyang version. Yung kanyang sariling vlog with me. Okay, wonder na huwag kalilimutan. Nasa kanya yung original, tapos pag kunwari is medyo naguguluhan kayo, lipat kayo sa kanya. Kasi magulo talaga ako mag-explain. Parang gusto kong pumunta ng kanay, may, parang gusto kong mag-ukay. Ukay? Mag-uukay-ukay kami sa kanay pa.
parang gusto ko mag-ukay doon. Parang may nakita ko doon na ukay store na may mga original na, na ano, mga branded shirts na hindi pa gamit. Parang nakakita ko ng before. Sa Kanoy? Sa Kanoy. Hindi pa ako nakakapag-ano. Maraming ganun dito, mga ka-team. Oo, mga ka-wet clips, ang daming ganun na may mga tag prices pa. So, anyway, kung saan mo kami mapapunta, huwag kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Yes. This is your friend about to say, good to say, mas at mabuhay lang ng Pinoy sa mansulok ng World Dermatology pa more and more and more. Thank you! Huwag maglalalayo, may kasunod pa. Yan. Gandito na lang din mga kananay. Ayaw, ang meron ka ba din. Hello. Charap. Huwag kayong pupunta sa iba, ha. Dito lang kayo sa amin. See you later mamaya. Bye! Ito, next naman, is pupunta kami ng second hand ni... Charang! Okay, sasamahan natin siya ngayon. Kasi ako mahilig akong magkagala. Marami akong mga alam ng mga tinda-tindahan. Marami akong alam ng mga second hand shop. At may alam ako dito. Isasama natin si Kumadre. First time niya dito. Uh-huh. Ang dami rito ng branded bags. Ang dami mga fashion. Ang dami mga pwedeng bilhin na talaga namang kamumura. Para na bilis!